Sumayan. Sumayan lang kayo. So, welcome kayo lagi dito. Okay, start na pala tayo, no? Okay, so, buksan nyo sa Matthew 5. Tapos pa tayo last time sa Matthew 4. Okay po, ibigay mo lang Bible, you know. Page 10. Kasahin natin. So, last week, si Brother Liam ng page, no? Anyway, may Facebook tayo, ano tayo, add nyo ako. Huwag kaya mag-post ng mga kalungan. Okay lang, di naman ang address dyan. Yung isa, may chain po ako talaga yan. Okay, nandiyan kayo? Hanggang ano tayo, Matthew 5 hanggang 12. Okay? 1 to 12. Dito po tayo sa Tagalog. Amen? Okay? So, one, tayo pa yung magkakanya-kanya magkasalita. Kaya muna. At pagkakita sa mga karamihan, siya ay umakyat sa isang bundok at nang siya ay nakaupo na, ay lumapit sa kanya ang kanyang mga disipulo. At ang kanyang kanyang bibig at tinuruan sila ng mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad sila ng mga nagdadalamhati sapagkat sila ay maaalin. Mapapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad sila ng mga luto at kapuro sa kapirahan nila sapagkat sila ay busog. Mapapalad ang mga pagin sapagkat makamta nila ang habagan. Mapapalad ang mga nangisoy mapapalad ang mga mapayapa sapagkat sila ay tatawagin ng mga anak ng Diyos. Mapapalad sila ng mga inusos alak-alak sa masakit sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag alipustahin kayo ng mga tao at uusinin kayo at magsasalita ng lahat ng uri ng masama laban sa inyo. Napawang kasinungalingan alang-alang sa akin. Sabi-sabay? Magalak at maging lubha masaya sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na naroon na sa inyo. Pray, Lord, salamat sa inyong mga salitagin na aral na. Salamat sa presensya ng bawat sa Panginoon na laging dalawin dito, Lord. Okay, matuto, Panginoon, at mag-tuloy sa inyo. Especially matuto, Panginoon, mga kapatid dito, Lord. I pray, so, patuloy, mahalin ang inyong katuwiran, yung salita at yung gawain, Panginoon. Kaya walati, yung umagay. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Mga kapuna po, mga kapuna pala kayo. Next time, tayo. So, Nay, pakiusap ako. Nay, una yung aking bib po, nasa bag. Saka, peska. Kape. Kape. Okay, so again, magandang umaga. Good morning. Good morning. Yan, yeah. Ano, sakit kayo, okay? Nasabihin ko. So, excited ba kayo mag-aaral? Amen. Actually, kung hindi kayo excited, yung taba ako, parang may excited kayo. Kasi nga, mga bata kayo, minsan hindi alam what to expect, ha? Lalo si Leia, ba? Nakita ni Leia, parang dati ni Leia, at saka si Antonet. Isang taon na pala kami dito. So, sasabihin, maganda maging excited kayo. Bakit? Pag excited ka kasi, marami ka maupulong. Okay? Ngayon, hindi ka nga excited, ng dahilan. So, maraming dahilan. Eh, pwede, medyo hindi ka pa nakatingin, di ba? So, kayo pa, anong hilig niyo? Sinong natok pa dito? Si Leia, anong pupunta ng pagkain? Antonet, talaga excited ka, excited. Wala. Ikaw, Alan Jay. Wala. Ikaw, Jasmine. Dadala ako dito. Ikaw, Larry. Wala kayong paborito, wala kayong gusto talaga. Ikaw, Nicole. Lahat. Okay
naman yun, pero ano, example. Sige. Ha? Ha? Prutas like what? Oh, masarap ngayon ay pagmangga ngayon, di ba? Yung ano ko, tako sa mangga, kasi nga masarap din eh. Sa ano pa? Ante yan, anong paborito ng pagkain? Wala, kahit naman ikaw. Bira akin, nakaka-ako, nakagulito mo ko. Ay, ito. Diyan na. Paborito to, ano? Bigyan mo na lang ako, ha? Ano daw? Mag-isip kayo, yung paborito niyang kainin. Ha? Nagdalaway kayo. Isang mangga, tapos na. So, yan. Spaghetti, ayun nyo. Spaghetti. Kape. Nakilig ako sa kape. Larry, ano nagpapasaya sa'yo, Larry? Cellphone. Ayan, ayaw nyo pa rin. Sino excited dyan sa cellphone? Sino ko, dalawa ako dito, hindi ko alam. Chat-chat ko eh. So may mga bagay na excited kayo, di ba? So pag excited kayo, gusto nyo agad yun. Okay, hanggat maaari, marami. Pagkain, gusto nyo marami. So cellphone, kaya nga sabi ko kay, sino yung ano? Si Romel? Hindi nyo kay Romel ha? May time naman sa cellphone, di ba? Ngayong gabi. So, pero dapat excited tayo higit sa lahat, saan? Yung mga importanteng bagay. Iba again, yung mga anak ko, mahilig yan sa panorong pagkain. Pero pinapakain namin ang kanin muna kasi yun ang kailangan nila, di ba? So, ganun tayo. Dapat excited kayo sa salita ng Diyos. Kung hindi kayo excited, tikman nyo. Yan, kaya nga pinapatikim ko kayo. Exciting na, maganda yan. Hanggang tagtanda nyo na. Hindi kayo magsasawa dyan kung tama yung attitude nyo. Okay, ngayon, pag puro kalokohan ang gusto nyo, magkasawa talaga kayo dyan. Sabi nga nung kasabihan, the sin will take you far from the Bible and the Bible will take you far from sin. Nagkinig ba? Agawan yan eh. Ngayon, nangahipag-agawan ako ng attention sa inyo. Nakamike na nga ako. Nakulpit na nga ako. Pero pag ayaw nyo talagang makinig, wala akong magagawa, di ba? So, kaya nga, encourage ko kayo. So yun, so dapat sa salita ng Diyos, ganun tayo para tayo uhaw na uhaw. Kaya mapanggit natin yung kanina yun. So kasi pag ayaw nyo, ngayon kayo pilitin, di ba? Sabi nga nila ulit, sa English yung kataga, sabi nila, you can take the horse in the water, but you cannot make it drink. Nakita naman yung kabayo? Ano na lang, yung baka, Jasmine, nagpapainom ka ba ng baka? Minsan, di ba? Pero pwede mong pilitin yung baka pag ayaw niya? Hindi. So sana ganun tayo, kaya nga, tikman nyo lang, salita ng Diyos, may pakinabang yan. Ngayon, sa inyo, hanggang pagtanda nyo, kaya, sana magustuhan nyo. Anyway, ito na tayo, sinasabi ko yung introduction niya kasi, dito na tayo sa sikat na sikat po ito, no? Hindi nyo alam kasi bata pa kayo, pero ito yung sikat na sikat. Siguro nga naririnig nyo kung saan-saan ko, lalo pag Pasko. Okay, mga pinag-usapan natin dito, mga nabasa natin. Ang tawag dito kasi sa English is Beatitudes. Narinig nyo na ba yun? Sabi ko na, hindi pa eh. Narinig nyo na ba yun? Beatitudes. Yan, kasi ito yung mga attitude daw ng mga dapat meron tayo. Kaya Beatitude. Ano yung sabihin nyo? Dapat ganun kayo. Beatitude. O pwede mong sabihin nga mga gandang asa na lang, ganyan. Okay? Umpisa natin. Kaya sabi dyan ay, so nakita ni Jesus ngayon yung mga madami, no? Okay, so marami pong sumusunod kay Jesus. Kung naalala nyo last time ako dito, ano yung topic natin? Sino yung dito last time? Kayo, di ba? Si Nicole, wala. Last time, pinuntahan namin doon. Pero ang topic namin is yung the fame of Jesus. Ibig sabihin,
Si Jesus, sikat na sikat siya ngayon eh. Kaso, hindi lagi maganda yung kasikatan. Okay? Si Jesus, medyo napahamak din siya doon, pero still, naging ano siya, famous siya. So, kaya lesson namin last time, mag-ingat tayo sa fame. No? Mag-ingat tayo dyan. Kaya nga, napag-usapan namin yung Miss Halahala, sino nag-participate doon? Kasi, sino pala yung mga kasama mo doon? Ha? Patricia. Tricia. Yeah, so, gusto ngayon yan. Ngayon, ewan ko, nagsisisi. Pang ilan si Tricia? Wala. Okay, nagsisisi na ba siya? Kaya yung topic namin last time, maganda yung mamisikat eh. Gusto niyo yan, di ba? Parang yung friend ko sa parang kaidaran nyo. Hindi ko na sabihin ko sino. Pero, yung friend ako doon sa Marikina. Sabi pa naman, makarelate na rin kayo, nag-post siya. Yung picture daw ni Liza, kailangan niyo ba si Liza? Sikat daw na ngayon yun. Pinost niya yung picture niya nung bata pa siya, di pa siya sikat. Kaya sabi nung friend ko na kaidaran niya, sabi yun. Oh, picture na niyo na ako habang di pa ako sikat. Hindi niyo ba yun? Alam mo, sisikat eh, no? So, maganda yung sikat ka, so, depende nga kung gano'ng mga sikat. At, saan ka sumikat, eh, paano sumikat ka sa Kalokohan, hindi mo lang kayo na, di ba? So, anyway, nabanggit ko rin sa inyo, yung showbiz na yan, iwasan niya, nasabi ko sa inyo. Kasi, marami yung bakla doon, na race of contest, na yung bakla doon. Hindi mo mawala yan, lalo yung mga namumuno. Ganyan po yan, kaya mag-ingat kayo dyan, di yan, zero, okay? Paano punta daw yun nga kasi last time, si Jesus sikat. Pero maganda kay Jesus, hindi yung kasikatan niya na parang mga yung mga celebrity na mababaw ba. Diba? Tsaka yung hindi siya inuuto, hindi siya nagpapauto. At sinin yung kay Jesus, hindi nagpapauto. Kaya nung si Jesus, pinipreach niya lang yung totoo. Ganun tayo dapat lagi. Okay, ngayon, itong mga praise na to, hindi ko alam, meron may magtatagal. Kaya nga sabi ko sa inyo, isip kayo ng pangalan nyo eh. Nung kami dati, nung kanyang kami, lima kami. So, kala ko magtatagal kami, kung matanda, may kanta pa kami nun eh. Alam niyo sa akong hiking society, hindi ko na alam nyo, pagal nyo nun eh. Medyo magkabagkada kami, hanggang tumanda, ngayon, hindi na makigalit-galit, pero wala na. Kasi nga, may mga mas importanting bagay na sa akin. Diba? Nag-iiba yan. Pero kung sa Panginoon kayo pare-pareho, hindi kayo mag-iwala eh. Diba? Para sa church kami ngayon, tapos Christian, hindi ko makilala dati sa DM. Pero nung sa church kami nag-tipo, lahat kami gusto matuto ng salita ng Diyos, hindi na kami kakaiwalay, malamang, unless mag-away kami. Hindi na kami mag-away, di ba? Hindi, di ba? Parang pamilya na po sa church kasi walang katapusan ito eh. Sa trabaho, pag nag-resign ka na doon, wala na. Sa school, eh, masaya kayo, pag-school nyo, sabi ni Dea, ay, ganito ang una nating course, eh, ayoko niyan. Wala na, di ba? Magandiyan. So, kaya masikatan ni Jesus, ang maganda, hindi siya nagpadala sa tao. Kasi alam niya yung purpose niya, dire-direcho lang siya. At siya yung sinunda ng magsipo niya. Anyway, so ngayon, ito na, si Jesus mag-preach ng isa sa mga pinaka-importanting preaching niya. Medyo mahaba ito. Hindi natin tatapusin niyo ngayon. Okay? Pero isa-isayin natin. Hindi ko alam kung mga chapter full lang tayo, 6. Kasi nga, may important yung verses, okay? So, sundan nyo nga sa Tagalog, ganito ako sa English. And seeing the multitudes, he went up into the mountain, and when he was set, his disciples came unto him. So, pansin ninyo, yung mga multitude, maraming tao yan. So, lahat siya rin ginakausap din ni Jesus. Pero, kung nakita niyo yung mga ibang verses dyan, sabi sa sa John, sa Luke, sa Matthew. Sabi doon, pag maraming tao, si Jesus, hindi siya nag-preach ng malinaw. Sabi, laging parables. Kasi nga, yung mga tao minsan, nandyan lang yan, nakikisoso lang, lalo pag marami. Lalo si Jesus, kaya nga sumingat, di ba, nagpakain siya na. Ilan yun? Ilan yung pinakain ni Jesus? Ha? Isang beses, 5,000, isang beses, 4,000. Napakarami, lalaki lang yun. So, yung sabihin, yung iba doon para lang sa pagkain, yung iba doon para lang sa, nakakita na ba yung concert? Kaya parang mispalay-malay. Yan, gano'n, di ba?
Sino pumunta doon? Ayan, diba? So, bakit maraming tao? Bakit maraming tao? May concert, may mga sikat, diba? Ganun yan eh. Yung ibang tao, may issues lang dyan. Hindi nga nila alam kung importante ba yun, diba? Ganyan yan eh. Kaya yung ibang churches, meron din mga ganyan. Kami wala. Kasi importante dito, salita ng Diyos. Hindi tayo dito dadala ng sinong pogi dyan. Meron namin pogi dito eh. Diba? Diyan lang yan. Pero, hindi tayo sa pasikatan. Okay? Kaya ang ganagawa ni Jesus, kaya ang pansin niyo dito, napansin ko dito, hindi sa lahat niya sinabi to. Sinabi niya to sa mga disipulo niya. Yan ang unang point natin. Ha? Kaya, unang point natin, kaya salamat at dito kayo lahat. Pero hindi lahat kayo mag-stay. Sana mag-stay kayo lahat. Sa amin po, ang dami na namin ang pag-ministeryo sa Mateo. Isa, may ano kami ito, may record nga kami ito, 160. Naniniwala ba kayo nagkasya kami sa bahay ng 160? Kasi parang Christmas party yun, parang ganun. So, syempre, may games, may ganyan. Ang dahil pumunta, di ba? Yung iba ito, first time lang, di na bumalik. Di ba? Ganun yan eh. So, pero ang dami na nasolving. Pero yung ba, di na mag-church. So, kaya nga, ang gusto kong point dito, pag nagsalita na ng matindi, ng importante ang Panginoon, sino yung matutulong ngayon? Yan ang tanong. Yung mga palagian na, sabi dito ang mga disipulo niya, yung sabihin, talagang punta ng punta, nakikinig. Hindi lahat nakikinig, pero yung mga nakikinig, sila yung matututo. Kasi sila yung laging andyan. Amen? Tandaan niyo po yun. Kaya tingnan niyo yung katabi niyo ngayon. Tingnan niyo. Tanungin mo, maganda ba? Okay ba? Tanungin mo, dito ka ba next week? Tanungin mo. Yan. So, sana dito kayo. Pero nangyayari, yun nga, depende nga, depende sa inyo. Sa inyong concern at pag-ibig sa salita ng Diyos. O, punta na tayo. Ano yung mga sinabing importante ng Panginoon? Sabi niya dyan, and he opened his mouth and taught them saying. Pakibasa naman sa English, ready, go. Okay, first three. English, ready, go. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. There's. Wala. Okay, sa Tagalog, ang pinagpala, no? Sabi nyo, mapapala, pinagpala, masaya, isa lang po yan. Okay? Pag ikaw daw, ano yung poor in spirit? Sabi dito, dukha sa espiritu. Ito, pwede magkamali ba dito, pero yung spirit po dyan, hindi yung katulad ng lagi yung madalas binabagin natin. Ito yung spirit ng tao, yung pag-usap sa spirit ng Diyos. Ang ganyan, ibig sabihin po na isa sa mga sabihin ng spirit is masigla or masaya, ganyan yan eh. Ibig sabihin, masigla, ganyan. So sabi dito, pero pinagpala ka daw. Sino ba nanood ng Miss Palay-Palay na? Nagtuloy ako eh. Kahit ano pa yan, bulaga, di ba? Sino, ano mga ano sa inyo, masaya na pagtitipon. Ha? Ano na? School. Oh, kahit saan, school. Di ba? Kasi yung madalas binipicture dyan. Parang may nakita sa Facebook ganun eh. Uy, punta na kayo sa ganito, kakantasigan yan. Diba? So, madalas yung mga tao, gustong-gusto yung mga taong ganun, yung masigla, pogi, maganda, diba? Kasi sinasabi dito iba, pinagpala ka daw pag ikaw ay poor in spirit, ibig sabihin, dumas in spirit. So, parang bang malungkot o parang wala buhay-buhay. No? Tama ba yun? Ang sinasabi kasi ng Panginoon dito, may particular na bagay siyang binabanggit. Alam niyo ba yung mga lingkod ng Diyos, minsan malungkot yan. Tingnan niyo si Kuya DM niyo. Malungkot ba? Minsan kasi pag naglulungkot ka, naglilingkod ka. Alam mo, minsan natama ka ng kalungkutan kasi nga, may gusto kang ma-accomplish, minsan hindi nangyayari. Alam niyo ba yun? Kaya ito, nakikita na yung mga taga San Mateo. Ang dami natin ni-invite, kasi yung iba biglang, ayaw na. Magsisinungaling pa yan. Sabihin, Pastor, busy-busy ako, napaka-importante ng ginagawa ko. Meron kasi kami kanina, competition sa games, ML. Tournament po eh. Importante po ito. Parang last Saturday,
nag-soul winning kami. Yung ginagawa namin, nag-share kami ng salita ng Diyos. Itong si Kuya, ganun sabi sa akin, ay, nakita mo nga, busy ako eh. Ano ba, uusapan natin, Bible? Eh, busy ako eh, pinakita sa akin, naglalaro siya. Naniniwala ka ba doon? Ano, naniniwala kasi ano nangyayari? Kasi, minsan yung mga tao, marami sa mga tao, hindi na-appreciate. Hindi nila na, hindi sila natutuwa, hindi nila gusto yung mga bagay na bagay, patay-patay nga naman eh. Yung church, yung lagi yung sa amin, ganyan ang ano, lalo sa Baptist. Kaya yung mga usong church ngayon, nagsisigawan siya, nalakmangan. May bagay mo naman sa Ayala. Sa amin, nakita ko kahapon, umasa ko mo. Ang laki nun, napakamahalong lugar, inano nila, inangkila nila. Bakit? Mga pera sila eh. Pero yung klase ng church sila, gano'n, nakmangan. Ano ba yun? Nakakita na ba yung nakmangan? Hindi pa, salamat. Pero dati nagaganyan ako eh, pero iniwanan mo na. Kasi nga, walang kwenta. Kasi sabi ng Panginoon dito, huwag kang, huwag niyo mamalitin. For example, si, ano bang mga, ano dito? Si, yung tahimik lang. Hindi, ano, hindi si Alan Jero, si, marami si, ano, si Larry, di ba? Ano si Larry? Humble lang si Larry, di ba? So yung iba, pag ganyan, mamalitin ka, di ba? Tama ba? Ay, wala naman itong alam eh. Kasi sabi dito, mapalad sila. Pero sabi dyan, for theirs is the kingdom of heaven. Sa kanila yung kaharian ng langit. Ano yung sabihin nun? Kami, nag-soul winning kami every week. Okay? Napansin, isa sa mga napansin namin, alam namin namin to, yung mga mayabang, bihira yung maligtas. Bihirang bihira, actually hindi talaga. Ay, mayabang. Kunwari, ay, Bible. Ay, John, ay, ako dyan. Kilala ba yung ganun? Ibat kayo sa showbiz, sa Bulaga. Ayan, ganyan. Niloloko ko nila ang Diyos. Ganyan nyo. So, ayaw nila sa atin. Kaya ngayon, sabi dito, hindi sa kanila kaharian ng Diyos. Ano sa kanila? Kaharian ng impyerno. Kaya sa lupa, ganyan lang yan. Kaya sila dyan, binibigyan nila lahat-lahat dyan, yung pera nila, yung potensyo nila, lahat binibigyan nila dyan kasi yan ang gusto nila. Hanggang doon lang sila. Kasi alam nyo, minsan kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon. Madalas actually. Kaya nga salamat dito sa mga dito kayo ngayon, di ba? So pwede naman kayong mag... Hindi mo sa mall dito. May usap ang mall dito. Di ba siya? Sa amin po, yung SM sa amin, lalangarin mo lang. Gusto nyo ba ng ganon? Parang saya, di ba? Kaso nga, pag nangyayari ka naman doon, pag puro ka na gala, wala ka naman pera, di ba? Tingin-tingin ka lang doon. Pero ganon kasi yung mga mall eh. Talagang iya-attract ka, para pumunta ka doon, kahit wala kang pera, mag-iipo ka ng pera, para next time mapunta mo, mabibiling ka. Ganon yan eh. So, ganon yung sa libutan, na aking kayo sa kanila. Pero sa atin, anong gusto ng Panginoon? Ikaw lang yung yan. Parang ganyan, low profile. Okay daw yan. Amen? Kaya huwag niyo mamalitin din kung sinong nakita niyo ganyan. Nung bata ako, marami akong ilala dati na gano'ng low profile lang. Ang mga classmate namin ngayon, mayaman na, pinagpala na. Pero, okay lang. Sana gano'n kayo. Amen? Iniwala ba kayo dyan? Yan sabi dyan eh. Blessed are the poor in spirit. For theirs is the kingdom of heaven. So, mga humble yan. Mamaya, upunta mo tayo sa humility. Pero tandaan nyo pa kasi kahit bata kayo, ang ganyan lang, payabangan na kayo, di ba? Kaya nga sa Facebook ngayon, ganyan yan eh. Hanggat pare yung Facebook, gamitin nyo lang sa tama. Hindi payabangan kayo, oh, bagong damit ko, picture. Bagong buhok ko, picture. Kumain ako sa ganyan, picture. May nakita ko maganda sa sakin, kahit hindi sa akin, picture. Mga ganun ba? Kaya ano, iba naman, kalokohan naman ang inaano, di ba? Ay, may nakita akong ganyan, no? Kalokohan, natatawa sila dito, yung focus ko. Ganyan tayo, di ba, mga kabataan kayo? So, pero, sana wag yun ang hanapin nyo. Ang hanapin nyo yung gusto ng Diyos sa atin. Kaya mo lang low profile ka sa ngayon lang yan. Yung isa sa mga napansin ko sa mga kasi, 40 na ako eh. So dati yun ang observe ko rin. Yung mga dating mayabang hanggang ngayon, mayabang pa rin iba. Yung iba naman, napahiya. Hindi na mayabang. Diba?
Mas maganda yung ano ka lang, katulad ginagawa yung aral lang kayo ng aral, aral lang kayo ng aral. Kung yung pansinin yung mga mayabang dyan, mayabang sa madrasa mga school, yung mga basketball, ganyan, ano. Ano mga pakiyot, pakiyot. Diba? Ito yung sa masali doon, di ba yung sali doon? Sino mga pwede doon? Nasali ka ba doon, Akira? Bakit hindi? So kasi payabangan yung isa sa mga ano dyan, payabangan. Maniwala kayo. Pero kahit sa academics, minsan payabangan din. Kaya huwag kayo doon, okay? Ilang minutes na ako? Agad na ako. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, doon tayo sa pangalawa. Basahin niyo ulit. And then go. Isa po, sabay-sabay pa. Verse 4. Let it go. Okay, so medyo may pagkakatulad, di ba? Hanggang sa verse 5 nga yan. So, basahin na natin yung verse 5. Sabi dyan, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Kanina, heaven, ngayon, earth. Ngayon, comforted sa verse 4. So, may, ano ba yung magkapareho ng meek, mourn, at poor? Ano magkapareho nun? Parang sila yung tinitingnan, nilulook down. Diba? Tinitingnan na, mababa, diba? Hindi ako nalalakit, pero paano lang makuha niyo yung sinasabi ko? So, dahil ikaw, ang ganda ng damit mo, tapos yung isa, good. Gutay-gutay. Ano yung ginagawin mo? Pag mayabang ka, titignan mo na eh. Ano ba yan? Ang damit mo, ha? Kulang na lang. Diba? Ganyan-yan eh. Yung sapatos, ganun din. Lalo sapatos, mahal yan dati. Lalo na. Ngayon, nagumula na yan eh. Pero, mas natuwa kasi medyo mahirap sila dati. Kaya, yung kwento niya, graduation, wala siyang pag-graduation. Diba? Minsan, gusto niyo pag-graduation, kahit pa paano, bago, di ba? Diba? Ganyan yan eh. At pag wala ka, paano kayo muna pumunta, di ba? Kaya, huwag tayo dapat nakatingin sa gano'n. Amen? Ano pinag-uusapan natin? Wala nang mayaman dito, di ba? Kung meron man, hindi pa rin. Okay? Kaya, isayin na natin ito. So, pero, sino yung nagmumort? Sino yung namatay na dito? Parang may dami nang namatay sa Ukraine, for example, di ba, sa Russia. Yung iba, tinatawanan sila kasi gugulo nyo kasi, papataya kayo dyan. Yung iba dito kami, mayaman lang, hindi kami apektado dyan. Pag ikaw namatayan, parang kang, di ba, bagsak eh, di ba? Lalo pag tatay mo, kasi yan ang bumubuhay sa inyo, di ba? Eh sabi dito, pinagpala, parang ba't gano'n, ba't baliktad? Bakit baliktad? Kasi may pinupoint ang Panginoon dito, alam nyo ba? Balik tayo sa soul winning kanina. Sino yung mahirap maligtas? Yung mga masaya. Sa totoo lang, pag puro yung kanilang nangyayari sa buhay nila, masaya. Kaya pag kami nag-soul winning kami, pag pumatong kami sa mayaman, sino yan? Bible? Hindi namin kailangan yan. Hindi sinasabi ko gano'n, pero hindi ka mapatuloyin yan. Kasi hindi nila kailangan ng Diyos sa palagay nila sa panahon ngayon. Ganun yun. Kaya, at ang gusto ko pang banggitin dito, meron pa kayong tao na hindi na kayang umiyak. Hindi niya kayang umiyak kahit may malungkot. Eh, okay lang. Puro kalokohan. May dati akong kilala, ganun. Namatay yung kaibigan nila. Alam mo sabi nila, uy, party na tayo, party, party. Ganun daw. Tapos yung isa, yung iba naman, mamamatay na ako. Pag gusto ko, huwag lang iiyak ha. Gusto ko, party-party kayo. Ganun. Hindi na nila kayang mag-mourn. Kasi yung kanilang puso na, matigas na. Yun ang gusto ko sabihin dito, matigas na. Normal sa isang tao na iiyak minsan. Yung kalungkutan, okay lang yun. Normal yun, pag namatay ka, anong gagawin mo? Yung iba daw sa Amerika, kasi mayaman sila dun eh. Ginagawa nila, ayaw nila maging malungkot. Ginagawa nila, nagtetake sila ng drugs. Alam yung drugs, gamot. Sakit pa yung ano, maging malungkot. Normal lang yun, di ba? Pero sila kasi ayaw nilang maranasan yan. Kaya gagawin nila, pag ikaw namatay ang kahit ilang linggo pa yan, lalo kung nga anak mo, matagal ka mag-mourn. Pero sabi sa Bible, okay lang yun, pinagpala ka. Kasi nga, sabi dyan,
they will be comforted. Alam niyo comforted? Ano yung comforted? Hindi comfortable yun. Sa Bible, comforted, ibig sabihin niyan, pinapalakas. Tandaan yan ha, pag sinabing comfort. Okay, pinapalakas. Kasi nga, pag ikaw feeling malakas ka na, hindi ka na mapalakas eh, tama? Ito, alam mo, napaka wala ka na kailangan, hindi mo na kailangan ng kaibigan. Hindi mo na kailangan ng instruction. Hindi mo na kailangan ng Diyos, sa palagay mo lang yun. Hindi niya kaya sinasabi ng Panginoon dito, maganda yan, at least naiiyak ka pa, na naghahanap ka ng comfort sa salita ng Diyos. Diba? Kaya pag namamayan ka, ano yung iisipin mo ako? Madalas ginagawa namin yan. Pag may namatayan, nasabihin lang, pag may namatayan dito pala, kasi hindi ko na sabihin sila ng advance, sabihin nyo lang sa amin, pwede kami mag-contact ng funeral service. Parang ganito, nagtuturo tayo ng salita ng Diyos. Kasi yan ang kailangan ng tao lalo na. Amen? Kasi lalo mga bata, ay naman, ba't namatay? Wala na si lolo, si lola, si tatay. Nag-iisip yung tao, kaya sabi sa Bible, maganda yan. Sabi sa Ecclesiastes, sabi doon, it is better to go in the place of mourning than to in a place of banqueting. Mas maganda yun, kasi matututo ko doon, sabi doon, because the living shall lay it in their heart. Ibig sabihin, nag-iisip ka, pag may nakita ka namatay, next time, next year, hindi mo alam, baka ikaw na yung andun, o yung kaibigan mo, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, salamat. Magpasalamat ka, pinagpala ka pag ikaw ay nag-mourn. Amen? Totoo ba? Masyadong mabilis? Ano? Parang pasto, parang baliktad eh. Yun niya magaling sa Panginoon eh. Pinapag-isip ka niya. Okay? Obviously, ayaw natin nag-mourn. Ayoko ng pasto, namamatay na ako araw-araw. Huwag naman ganun. Pero kung yun niya, pag ikaw ay nag-mourn, papalakasin ka naman ng Panginoon. So, okay din. Okay? Huwag yung panalangin na lagi kayo may matayan, ha? Ibig sabihin lang, pag sakaling dumating sa iyong panahon na iyon, lalo kami nga, ano, pag nag-soul winning nga minsan, pag ano, nakakapagod. Diba? Ito, nag-aakay. Inaakay kayo, eh. So, pag yung inaakay mo, punta na kayo sa church. May pupunta na kami. Para kami sinaksak na minsan, eh. Diba? Sinundo mo pa ng malayo. May sa ako, ganun. Sa amin, ganun. Sa inyo, ganun. Ganun na, pag soul winning naman, parang napagito na si Kuya. Kuya, siya lang ang salita ng Diyos para mapunta ka sa langit. Busy ako eh. Parang ako sinaksak mo. Oo, kasi, ilaw, natatawa ka, naaasaw. Halo-halo lang, naiiyak ka na. Pero okay lang. Kasi, una, ginawa ko na yung dapat kong gawin, di ba? Wala mga gawa dun eh. Pero sila ang kawawa. Okay, so kaya ganyan, pag dumating sa inyo, lalo pag naglilingkod ka sa Diyos, ang dalas niyan mangyayari sa inyo. Ako, iniisip ko, mag-iisang taon na kami dito. Iniisip ko, salamat sa mga active, si Antoinette. Paano pag nawala si Antoinette dito? Walang lungkot kami. Amen? Kaya si Yeja, nawala. Si Dine, nawala. Nakakalungkot yun, lalo sa akin. Diba? Pero sana kaya wala kayo mawala. Nawala kayo, kalungkuhan nyo, bahala na kayo. Malulungkot kami, pero talo ka. Okay? So, nakaka-relate ba? Blessed they that are that mourn, for they shall be comforted. So, yun. So, balik tayo sa kanina. Paano ko yung comfort? Pasto, pag meron dyan, kumari, active dahil, kumari, si Andrea, 12 months active, isang taon. Tapos biglang, ayoko na dyan. Biglang ganun na lang. So, paano yun? May feel ko, syempre, sakit, di ba? Pero iko-comfort naman ako ng Panginoon. Anong comfort ng mga lingkod ng Diyos? Nabanggit ka rin na dyan eh, sa verse 11 and 12. Kasi marami ka na mga reward sa Diyos. Yun ang maganda doon. Pangako na yun. Pag ikaw, ginawa mo na yung dapat mong gawin, nagtapat ka, naglingkod ka sa Diyos, tapos binaliwala ng iba, sila ang baliwala sa Diyos. Ikaw, may reward ka na sa Diyos. Okay, tuloy lang natin ito ha. Nananatong ito kayo. 5. Gusto kayo tato ha? Nanuto ka ba? Amen. 5. Bakit basa? Ay, nabasa natin. Nabasa na yung 5, di ba? Ay, basa niyo. Ready, go. Blessed. So, parang pareho na. Ito yung mig naman. Ito yung sabi dyan. Maamo.
mo. Pero pag sinabi meek, talagang humble. Okay, nakakita naman yung mayabang? Nakakita naman yung mayabang? Sino gusto sa mayabang? Yung mayabang, gusto rin nila dyan. Pero minsan, nag-aaway yung mayabang sa mayabang. Pero minsan, gusto pag mayabang, nalala ko yung panahon ni Duterte. Kaya hangang-hanga yung mga tao sa kanya dati. Bakit? Eh sabi niya, ay, yung mga drugs na yan, papatayin ko yung mga drugs na yan. 6 months lang. Hindi na siguro yung nagbubata pa siguro kayo nun, si Digong. 6 years ago. Yung 7. Anong pangako nun, yabang nun. Alam niyo yung taba, walang drugs dito. Eh tayo yung mga taga-Manila, ganda na na, gusto namin yan. Kala mo, totoo naman, di naman pala totoo. May yabang dati nun. Kaya ngayon, yung mga sumusuporta ka sa kanya, may yabang din. Kaya, oh, sino ba boto mo? Sino pa laban yung Digong dati? Si ano, si... Basta yung kalaban yung taga-Dilaw. Si Marojas, yan. Yeah? Eh si Marojas, papatay-patay. Natalo siya. So si Digong, yeah, sinuporta ng mga kapwa ni Mayabang. Pero sabi dito, pinagpala ka daw pag ikaw yung meat. Okay, bakit tayo minsan hindi tayo mayabang? Minsan kasi, kaya hindi tayo mayabang, hindi tayo masyadong matalino, hindi tayo masyadong mayaman, hindi tayo masyadong pogi, hindi tayo masyadong maganda. Kaya ganyan-ganyan ka lang. Diba? Diba? Pero sabi sa Bible, pinagpala ka na naman. Bakit? Sabi dyan, ano? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So dalawang bagay po yan, ha? Nabanggit ko kasi niya last time, kanina, yung mga classmate ko na hindi mo alam na magpapalain pala, sila yung pinagpala. Ang dami hindi nga kilala eh. No? Kaya huwag niyo mamalitin kahit yung kapatid niyo. Yung kapatid niyo, eto, late-late nito. Paglaki niya, ano, no? Diba? Baka hindi ka makautang dyan. Kasi, inaripusta mo eh. Diba? Ganyan yan. Kaya, kasi sabi ng Panginoon, pag ikaw daw humble, madalas po yan. Kami, may series kami sa humility sa church. Pag ikaw humble, una, mas natututo ka, mas malalim yung pag-unawa mo. Nag-observe ka lang. Hindi ka nagyayabang. Okay? Bakit nga si Digo, alam mo yung mga pinangako niya, wala nangyari doon. Yumaman lang siya. Pero talo yung sambayanan. Kaya, sino yung mga humble? Sino yung madalas mawala sa church? Madalas yung mayabang. Sabi ng pastor niya, tsaka yung pastor niya, sabi niya, nagmamalaki sa gawain. Yung term nila eh. Pag yumaman yan, well, si Andrea, anong gagawin mo sa buhay mo? Kunwari, yung yumaman na si Andrea, ano ba? Ha? Yung delay pa rin sa church. Yung iba nga, kunwari lang, hindi na sige si Andrea. Kunwari na lang, si ano na lang. Kung na lang si Andrea. Si ano na lang, si Larry na lang. Yung maman si Larry. Kailanong ba si Henry C? Matay na yan eh. Sino kailan mo mayaman? Bill Gates. So, ako, sino yung amo nila na Chinese? Sino may... Karamihan na mayaman nga isa na Chinese eh. Hindi lagi. So, anong gagawin mo? Anong gagawin mo na? Madalas na hindi yung mayabang po yan. Nabanggit ko rin na sa inyo, karamihan hindi maliligtas. Okay? Unless magpakababa sila. Okay? Yung inherit earth na yan, yung may-ari po ng bahay namin tinitira ngayon, may aman dati. Pero sila po ay nalugi, ganyan-ganyan. Binenta nila yung bahay nila ngayon. Actually, hindi nila benta ng mahal kasi nga, nalugi sila eh. So pag nalugi ka, unti-unti yan. Yung mga dati mong ano, kailangan nyo ba si Gato Versosa? Artista yun, mayaman dati. Sige lang, maganda yung project eh. Ngayon, nagbebenta na siya ng ano? Nagbebenta siya. Wala ka sa timing. Binebenta niya yung mga gamit niya. Basta binebenta kasi may sakit na siya. Dati parang ano yun eh. Parang macho-macho yun eh. Ngayon may sakit na. Ang dami yung inipon. Sa bahay niya, mayroon sa sariling gym. Ngayon, binibenta niya na. Kaya huwag kayong magmamalaki sa Diyos. Amen? Kahit yumaman pa kayo, pwede kayong magkasakit.
ang daming pwede mangyari. Kaya sabi ni Andrea, salamat. Pag talaga yung mga pangyari, kasi hindi po imposible yan. Madaming ganun, kahit mga baptist kayo, maliit ang baptist eh. Pero meron na rin mga pinagpala ng Diyos. So sana huwag kayo magyayabang. Amen? Like sabi salita ng Diyos, pinagpala ang mga mababa ang loob, yun yung mic eh. For they shall inherit the earth. Ano yung sabihin doon? Hindi nga, bahay namin, parang gano'n, huwag kami, wala kang masyadong pera, kaso, magkaroon ako ng konting pera lang. Yung sakto lang. Pero hindi makakabili ng gano'ng kalaki. Pero dahil, kalooban ng Diyos, nabili namin yun. Amen? Meron din kayo, pag kayo ay, ako, pag tumitingin ako dito, lawak ng lupain dito, magkano kaya ito? Diba? Kaya sabi dito, pag nagpakababa ka lang daw, paano inherit? Alam nyo ba inherit? Mamanahin. Tandaan nyo yan ha, mamanahin. So maaaring hindi sa iyo ngayon, pero later, either ibibigay na lang sa iyo yan. Gusto mo ba ganun? O gusto mo paghirapan mo lahat? Maganda yung paghirapan kaso minsan, blessing yung ibibigay na lang sa iyo. Amen? Amen. Parang walang kausap si Tato lang. Amen ba? Niniwala pa kayo na pwede kang bigyan na lang biglang ano? Bukas may bibigyan ako eh. Kasi mga may bigyan, hindi lang sabihin. Luma naman yun. Pero masaya siguro yun, bibigyan ka na lang. Diba? So, yan. Yung pangalawang ibig sabihin po nito, actually langit din po to. Kahit earth yan, alam nyo ba yung mundo? Susunugin to. Paparusahan ng Diyos yung mga dito, mga loko-loko. Pero later, i-restore niya lahat yan. Maganda ba yung earth? Dito pala sa ala lang, ganda. Sabi daw, paraiso daw ito ng isang eh. Totoo ba yun? Medyo, di ba? Ganda pa kasi eh. Ano pa siya? Di pa masyadong sira, para sa Maynila. Ang baba o ng ano doon eh. Ang mga kalsada minsan. Pero, alam niyo ba yung sabi sa Bible? Later, ngayon na nagpapakasasa dito, para si Atong Ang, di ba? Yung ano ko loko. Bigong, sino man yan. Ngayon sa kanila yan, pero later, pag binigay sa akin ng Diyos yan, susunugin muna lahat yan, and then, papagandahin ulit ng Diyos yan. Parang langit na rin dito sa lupa. Ganun po yan. Kaya, kung gusto nyo mangarap, mangarap kayo dito na. Amen? Kaya itong mga to, lagi na yung kasama, di ba? Nag-a-assist sila dito. Hindi ko binabayaran yan. Nasabi ko na sa kanila, mag-lingkod kayo sa Diyos, ang reward, nasa langit, at meron din dito. So, ganun po yan. Kaya, dapat yun na nasa utak natin. Magpakababa ka lang ngayon kasi ngayon yung mga mayabang ngayon, gusto nila lagi pagkanyan. Okay? Pag magaling na sila, hindi mo na makausap. Pag alam nilang walang kailangan sa'yo, ito, ano mo may ibigay sa akin nila? Ah, wala. Sige, hindi ko na friends yan. Ganun po yan. Kahit sabi sa sa tabao, tutulungan mo ngayon yan. Tutulungan mo yun ng ilang taon. I-train mo yan. Pag magaling na, alis. Ganun yun eh, madalas, natabaho. Wala silang pakialam sa ginawa mo sa kanila kasi ang isip nila pang sarili. Ngayon, in a way, okay lang yung pinapayagan yun. Pero still, sa malalim na pagkaunawa, kaya sinasabi dito, mapalad ka pag ikaw yung mapagkumbaba, okay? Hindi ka masyadong gusto mong mayaman agad, mayaban, gusto mo ikaw yung naririnig. Kahit sa mga pastor ha, hindi pa kasi alam tayo, pero yung ibang pastor, yung mayabang na rin. Pag dumami yung member nila, kala nila kung sino na sila eh. Oh, kahit mali na yung sinasabi nila. Sinabi ng Diyos, ganun. Pagalingan na lang magsalita, yung mayapag din ang tao. Kahit ang pasto kaya. Kaya nga dapat lagi tayo mapalalahanan. Amen? Amen ba? Sabagay, wala mong mayapag sa inyo. Pero ngayon nga, darating sa inyo, kahit yung mga estudyante, itong pagkata ni Andrea, kung ano to eh. Mga okay to eh. Eh pag may mga bangkadang po, mga superstar sa school, ang hirap niya, kakain. Diba? May mga ganun po sa inyo? Yung mga magaling sa basketball, sa klase, pero kahit sino pa yan, maganda sa Panginoon ka, yan, alay mo yung buhay mo. Okay, tapusin ko na doon. Nakailang verse na lang minutes na ako? 44. Isa na lang, sige. Pero babalikan natin ito next time. Okay, next time. Or next week ata dito ako. Pakibasa niyo sa 6. Ready, go. Let's get our faith in you, Lord, and bear
after righteousness. Okay, so parang again ha, ang inaanap Panginoon, ang focus niya, di ba, negative? Sino, gutom na ako eh. Nag-drive ako, nagsalita pa ako, sundo pa. Eh sabi ng Panginoon, maganda yan, ikaw ay nauuhaw at nagugutom. Kaya sabi dito, hindi siya basta-basta ha. Pangit naman yung lahat ng gutom, wala lang ang utak mo, hindi ka nakapag-isip, di ba? Eh sabi dito, maganda, magutom tayo, tingnan niyo dyan, saan daw tayo magutom? After righteousness, ibig sabihin, parang gutom ka. Parang si ano, naulong ko to, wala ngayon dito si Athena, di ba? Dati kasi ang aga din dito. Parang, oh, basta, okay lang kayo. Alas 7 pa lang, dito na eh. Yung dali, mamaya, 9:30 pa tayo. Kasi gusto ko yung mga bata, gusto matuto lagi. Yan ang sinasabi dyan. Kasi sinabi pa sa Proverbs, sabi ng Panginoon, dapat yung wisdom, hinahanap nyo parang ginto, parang lupi, parang ubig, pag uho ka na. Sino na uho sa inyo? Uho ako. So gusto mo ng tubig, di ba? Dapat ganun daw tayo, mga bata, lalo kayo. Kasi kayo, wala pa kayong alam. May alam ba kayo? Sino matalino sa inyo? Si ano po, ano, top one eh. Kahit na, wala pa rin kayo alam sa mundo. Alam niyo ba yun? Masabi niyo ng Bible, dapat yung katuwiran ng Diyos, hinahanap nyo. Okay? Kaya sana, ito yung panalangin ko sa inyo, hindi ko naman kayo pwedeng pinitin, di ba? Pero sana, tamang gawin nyo, mga banda, ano? Kaya maaga pa lang, andito na kayo. Hinahanap nyo lang, next week, Monday pa lang, eh, sana, Sabado na. Sana, church na ulit. Bakit? Kasi ito ngayon matututo eh. Yung mga tinaaral natin dito, may naaaral din naman sa inyo, hindi katulad dito. Hindi katulad ng ganito. Maraming churches ngayon. Karamihan nga, hindi naligtas yung mga tao eh. Ano sa palagi mo inaaral nila doon? Kung hindi sila ligtas, yung nagtutulo, hindi ligtas, ano inaaral nila doon? Wala, ginagamit lang nila yung salita ng Diyos. Kunwari, righteous, kunwari, mabait. Kasi meron din ganyan loking ang tao eh. Pero hindi ka ligtas, wala kang kwenta, wala silbi lahat ng bagay. Amen? Naligtas na ba kayo? Makira? Okay yung ano ha? Alamin nyo, eh, baka naman hindi. Pero sinara na kayo, di ba? Ang kaligtasan, mahirap yan. Hindi yan madali. Actually, hindi nga natin kaya. Kaso, ang Panginoon ang bumili sa atin. Siya'y nag-suffer sa cross. Siya'y nagbayad sa impyerno. Siya'y nabuhay pagmuli. So, salamat sa Panginoon siya'y nagbayad. Dahil ngayon tayo, kailangan lang natin tanggapin. Ang tinanggap niyo ang Panginoon, ligtas na kayo ng Panginoon Diyos. Ngayon, ang kailangan nyo gawin, siyempre magpakabanal. Maglingkod sa Diyos para magkaroon tayo ng wise. Okay? At hindi mangyayari po yan pag hindi kayo active sa church, syempre. Kasi hindi kayo matututo eh. Bandang ulit, tatama rin lang kayo, hindi nyo alam sinasabi, hindi rin po gagawa sa buhay nyo kasi hindi kasi sigurado nag-aaling sa Diyos yung instruction niya. Kaya sana, according sa Bible ha, pinagpala kayo pag unhaw na ho kayo, gutom na gutom kayo sa ano yung righteousness? Katuwiran sa Tagalog yan. Hindi yung nangangatuwiran, iba yun. Katuwiran, ibig sabihin yung paano magiging matuwid? Okay, paano magiging matuwid? Godly, matalino, maayos ang buhay, maayos ang pamilya, ginagalang, di ba, hindi yung loko-loko dyan, tinatawaan mo, eto na naman si ano, tignan mo yung buhok ni ano, mamaya pula yan, mamaya green naman. Mamaya dyan, iinom na naman, susuray-suray na naman dyan. Simang ganyan, kung sino man yan, di ba? Hindi kayo gagalangin pag gano'n, hindi kayo maayos, di ba? Eh, pastor, ganyan na ako, ganyan yung tatay ko, huwag kaya, eh. Make use, better use of your life. Kasi kahit bata pa kayo, siguro naman, alam niyo na kayo yung mag-lead ng buhay niyo, sarili niyong buhay, amen? Ngayon, babae kayo, yung asawa niyo, pero gano'n pa rin, eh. Kayo rin may mili ng asawa niyo, di ba? Kaya paano kayo magiging matalino? Paano kayo pagpapalain? Ayan, ilan to eh. Ilan yung nabanggit natin ngayon. Pero itong 6, babalikan natin next time ha, next week. So at least, 4, pinagpala ang mga mahirap sa spirito, dumal sa spirito. Blessed are they that mourn, blessed are the meek, blessed are they that hunger and thirst for righteousness. Yan yung mga pinagpalang tao. So sana, yan ang gawin natin. Yan ang hanapin natin.
Huwag tayo mahanap ng... Ay, gusto ko pansinin ako, kaya pag-usot ako ng Mexe. Miss Palay Palay. O Miss... Ano ba yan? Next yan. Yung next. Ano sa inyo? Punta. Next. Miss Punta. Miss Halahala means... Ano, Miss Philippines. Ganyan yan eh. Huwag nyo na sana, huwag nyo nang habulin nyo. Amen? Amen ba? Gusto nyo ata yun eh. Gusto nyo yung Miss... Ipulaga, dahil pangulo niya, di ba? Ngayon, lugi na rin daw. Buti naman. Yung tao, nagsasawa sa mga pangulo nila eh. Amen? Pero saan hindi tayo dapat magsawa dito? Ako, matanda, hindi na parang matanda. Talagang hindi pa ako nagsawa dito eh. Binabasa ko ito sa salita ng Diyos araw-araw. Kasi sarap eh, ang dami pa rin nadadagdag sa akin. Sana ganun kayo. Amen? Sino walang Bible? Si Jasmine, may Bible? Amen. So, basahin nyo lagi yan. Unti-unti lang. Pero mag-accelerate yung learning nyo, yung paglago nyo, pag ganito kayo. Kasi yung pinag-usapan nyo, yung binasa nyo, pag-usapan dito, aarali yan. Tapos pwede ba magtanong? Okay? Okay. Kayo, may tanong ba? Magod na ako eh. Anyway, sige. Sana dito kayo lagi. Next week, aarali pa natin yung mistake. Okay? Let's pray, Lord. Salamat sa inyong masalita. Very basic to pero... Kaya itong mga kabataan ito, kailangan nila malaman ito. Kailangan nila matutunan. I pray, Panginoong, umilis niyo bawat time na nandito kami at nag-i-pray sa masalita. Nag-aaral kami. Kaya pong malalati lang. Kaya pong maghanda sa amin, magtungo. Nakilang katotohanan nito, Lord, na libong taon na, Panginoon, inaaral na ito dahil ito'y totoo at maraming nakinabang dito. I pray na... generation ng mga kapataan ngayon, sila rin po, Lord, hanapin nila ang makawiran, i-apply sa kanilang buhay, pagpalain sila doon, makita nila, ibalik nila sa inyong dati, at yung cycle na yan, di matawag sa aming buhay, the church ng po, Lord. So, ilang po, Lord, ngayon ang pala, at mag-iingat sa bawat isa. Jesus, can you pray? Amen. Kapatay sa announcement ulit.